Mamaya na natin ang ating unang contender mula sa Metro Manila na si Meg Fernandez. Imperial. Hi! Hi, Meg! Hello, good afternoon. Good afternoon. Batiin muna yung ating mga madlang onliners natin dito. Hi, hello po. Batiin ko lang po yung mga kaibigan ko at saka yung family po. Abonador family. Thank you so much. And to my mom, sa nasa vegan, thank you. Baka nanonood siya. Tapos yung mga dalawang anak ko na nasa condo. Ayan. Hello. Anong pangalan nila? Enzo and Louie. Enzo and Louie. Hi, yeah. Enzo and Louie. Oo, pero eto, sa pormahan mo, parang, ano ka ba, musician ka ba? Part ka ba ng band? Yes po, nagbabanda na rin po yun. Tsaka tumutugtog din solo. Solo? Yes. Anong instrument yung ginagamit mo pag nag-solo ka? Gitara, tsaka kumakanta. Sabay. Ah, gitara. Mm-hmm. Gumagawa ka ba ng sarili mong songs? Kasi usually yung mga magagaling mag-gitara, gumagawa talaga ng sarili ng songs. Yes po, nagsu-songwriting din ako. So, talaga. Songwriting. Pero yes. Kailan ka nag-start na matutong mag-play ng instrument? Nag-start ako matuto ng guitar siguro around grade 5. Mga grade 5. Ganun ka bata, marunong ka na talaga. Binalan ako ng lola ko kasi sabi niya parang gusto ko raw yung instrument. Tapos natuto ako mag-isa, mag-play. Galing naman noon at a young age. Pero eto, first time, actually hindi first time eh, pero parang ilan lang siya dun sa mga contender na kausap natin na mahilig mag-surfing. Oh, online ba yan? Hindi. Sa dagat. Joke lang. Sa dagat. Mag-surfing yun. Paano ka na, ano, paano mahilig. Ka, kasi effort ang mag-surfing eh. Saan ka ba naka-base? Nag-start ako sa Liliwa, Zambales. Tapos, minsan Baler, pag kaya ng oras. Kasi saan ka talaga nakatira? Kasi di ba pag magsusurf ka, dapat biyahe. Madalas eh. Dati kasi sa Baguio ako nakatira, tapos malapit lang yung LAU. Ayun. Kaya parang na. Mga 1 hour away lang from Baguio. So, ayun. Sarap naman doon, ang lapit lang. Pero ano yung nag-invite sa'yo? Ano yung inviting sa pagsusurfing? Bakit ka biglang nahumaling sa pagsusurfing? Mm-mm. Yung feeling kasi na-stoked ka kapag nakasakay ka ng alon, nakakuha ka ng alon, yung feeling na parang ang sarap. Parang ka lumilipad. Totoo yun. Kasi mahirap ba yun mag-surfing? Mahirap mag-surfing? Hindi naman. Siguro depende rin sa laki ng alon. Pag may malalaki, hindi, syempre pag beginner ka, hindi pa pwede sa'yo yun. So start ka muna sa mga baby waves. Pero alam mo, totoo, iba yung feeling pag nakatayo ka na sa surfboard. Liberating yung feeling. Diba? Nakatry ka na ba? Natry ko yun once, pero hindi na ulit na ulit. Pero it took me parang ilang tries bago ka makapag-balance dun sa surfboard. Kasi effort din talaga siya. Hindi ko pa natatry ever. Ikaw, nung first time mo, ilang oras bago mo na balance yung sarili mo sa waves? Siguro sandali lang kasi nagsiskate na ako nung high school pa eh. So, oo. Ay, sayo. Sayo. Kaya at least kahit papaano, marunong na siya dun sa pagbabalance pa lang. Oo. Pero eto, para mas makilala pa natin itong si Meg, kausapin natin ang kanyang boyfriend na si Justin. Welcome to Showtime Online, Justin. Doon ka sa right side ni Meg. Ayan, sorry. Hi. Oh, guys. Ayun. Gano'n na kayo katagal sa relasyon? Mag-1 year na kami this year. Oh, 1 year? Yes. Saan kayo nagkakilala ni Justin? Nagkaroon ko siya ng production yung best friend niya. Tapos in-invite mag-play yung band ko. Tapos doon ko siya nakilala. Nagkatinginan kami. While she was singing. Habang kumakanta ako, tapos hindi na, nag-lock na yung eyes namin forever. So hindi ka na tumingin sa iba habang kumakanta ka? Hindi. So malaman, anong kanta yon yung kinakanta mo nung time na yon? Best part. Ay! Ang ganda yung best part, yes. So ikaw, nag-work ka as part of ng events or ng production team? My friend just invited me there. So, pumunta lang ako kasi kaka-uwi ko lang from the States. Pumunta sa Philippines. So, may jet lag ako. I wasn't able to sleep. So, pumunta na lang ako. Salamat sa jet lag. Oo. Exactly. Pero Justin, did you make the first move? Actually, no. What? She did. She did. Anong sinabi mo sa kanya? Huh? Anong sinabi mo sa kanya that time? Sabi ko, add niya ako sa Facebook. Cute, no? Diretso na eh. Wala nang paligoy-ligoy. Pero ito, ano na lang yung message mo kay Meg before siyang mag-perform for Tawag ng Tangalan? Babe, good luck. Oh, I know you can do it. Yeah. I'm here. Kinikilig ako. Winner lose. Cute na lang. Ikaw naman yung message mo for Justin. Babe, thank you for
Thank you for supporting me, ano, ever, I mean, since day one. Thank you so much. I love you. For sure. Thank you so much, Meg. And of course, Justin. Mamaya, galingan mo ha, Meg. Malay mo, ikaw ang makaagaw ng gitong mikropono. Kasama natin ang ating pangalawang contender mula sa Luzon na si Sir Ferdinand Hernandez. Gandang araw po sa lahat. Yeah. Ayun. Ano pong ranggo nyo, sir, sa kapulisan natin? Police Chief Master Sergeant. Yan yung dating SPO3. Ooh. SPO3? Kasi hindi ako familiar talaga dun sa mga levels. Ano po ba yung pinaka, parang, nakatoka sa ano pong tawag rank. Sa ranggo nila. Yung nga, SPO3 dati. Mm-hmm. Ngayon, Police Chief Master Sergeant na yung tawag sa amin. Mas komplikado na po ang tawag ngayon. No? Ano kasi dati mga SPO, PO lang, di ba? Mm-hmm. Kailan po nag-start na napalitan yung mga names sa mga ranks? Ito lang, itong year na to lang. Ito lang po. This year lang. Oh. Ano po ba yung mga in charge? Ano po ba kayo? Saan po ba kayo in charge? Ano po yung departamento o ng anong ating kapulisan? Ako sa Police Community Relations. Ano pong ibig sabihin nun? Sa mga community, kami yung mga nagko-conduct ng mga seminars, medical missions. Tapos trabaho namin sa community. Yung tulad nito, yung mga outreach projects pa, mga ganun. Pero eto, kayo po ay police, pero kayo po ay nagko-contest din as a singer. Yeah. Napapagsabay niyo po yun? Pag may time lang, papaalam naman ng ayos. Oh, at least maluwag naman para basta pwede. Pag kumukontest po ba kayo, nakaganyan din po kayong uniform? Charot lang. Siyempre hindi. Hindi, ito na yun. Ayun. Nag-contest? Hindi na ba? Hindi ba? Pero kung gusto nyo ba, pwede rin na naka-uniform ko habang sumasali sa contest? Papaalam lang. Basta may paalam. Oo, pero ito, para mas makilala pa natin si Kuya Ferdinand, tawagin natin ang kanyang mahal na ina na si Mama Chris. Hello po! Dito po tayo sa kanan ni Kuya Ferdinand. Welcome to Showtime Online, Mommy Chris! Magandang araw po sa ating lahat. Ayun. Parang yung pagiging prim and proper na kayong mawe, no? Parang, umayos ka. Ano po ba yung namana sa inyo ng inyong anak na si Ferdinand? Mike po tayo? Ako, sa totoo lang, ako ang nag-prosige magturo dyan ng kanta, pero hindi ako kumakanta. Paano niyo po naisip na, marunong tayo kumanta? Kung may boses siya. Paano niyo po na-discover? Narinig ko may boses niya. Pag sabi kong, itaas mo, sumusunod naman sa akin. Long cute! Pero may mga ganun talaga, di ba? 6 na taon pa lang yan, tinuturoan ko na. Utoy, kanta ikaw. Kanta. Opo. Gandahan mo, ha? Okay. Utoy, taga Batangas gaw kayo? Saan gaw sa Batangas? Sa Alangilan, Batangas City. Oy, taga Palyokan Isla ko ako. Ay, mga. Oo, taga Batangas City pala rin si Mami at saka si Sir. Oh, pero mamaya po, lalaban po si Sir. Ano ga po ang inyong mensahe para sa kanya? Alam kong kayang-kaya mo yan. At alam ko, pangarap natin yan. Hindi lang ikaw, kaming lahat. Nakasupport talaga kami sa iyo. Thank you. Sir Ferdinand, baka may gusto rin kayong sabihin kay Mommy Chris. Thank you, Mommy. Thank you sa mga relatives ko, sa lahat ng aking mga kamag-anak at mga ka-opisina, katrabaho sa Batangas Capitol, yan, tsaka sa Batangas PNP Command, sa lahat po ng mga pulis sa Batangas, para sa po sa inyong lahat to. Naku, sabihan niyo po silang tumutok sila sa Showtime Online Universe. Tutok kayo sa Showtime, ha, mamaya. Abangan niyo kami. Oo po. Maraming salamat po, Mama Chris, sa pagpunta niyo po dito. At magandang tanghali po sa inyo. Yes po. At sa inyo po, Sir Ferdinand. Andiyan po na kami. Galingan niyo po mamaya sa inyo pong laban sa tawag ng tanghalan. Ngayon kasama naman natin ang very, very young na ating third contender na si Giselle Bordones. Hello, Giselle. Hi. Hello. Hello. Oh, napaka-shy person ka talaga. Hindi naman. Baka may... Baka kinakaban ka ba ngayon? Slight. Gusto ko yung slight. Slight na kaba na yan, gamitin mong energy para sa performance mo later. Yes. Pero hindi naman, ito ba yung first time mo na sumali sa singing contest? O nagsip-contest ka na talaga before? Nagko-contest na po ako, pero ito po yung first time kong napagsali sa mga television. Malaking, sa TV. Pero nung bata ka daw, yung first competition mo, sobrang kaba at hiya mo.
binuhat ka ng daddy mo sa stage? Opo. Ano nangyari? Hindi, kasi ano, bukod sa walang hagdan doon sa stage, talagang nahiya ako. Siyempre, ano, first time ko kasi noon. Tapos hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kaya wala siyang magawa kundi buhatin ako pupunta stage para makapag-perform. Pero hindi ka naman niya sinabayang kumanta? Ay, hindi po. Pero ang cute na yung hindi natakot yung daddy mo na talagang kung tumayo sa stage kasama mo, dalawa kayo doon. Ano ba yung kinanta mo nung time na yun? Yung mga kinakanta ko sinong bata ko, ano pa eh, gaya ng Bakit Di Totohanin. Ah, bakit? Carol Banawa ba ito? Ha? Bakit dati lang? Ibig sabihin, nag-change ka ng genre? Nagbago yung boses ko. In what way? So, parang bumaba, kumapal, gumanon? Oo. So, ngayon, lumaki. Ano ng mga genre ng mga music yung mga kinakanta? Mga tipong anong kanta? Gaya ng, ano, Imelda Papin, gano'n. From Carol Banawa to Imelda Papin. Ah, si pero mga hugot songs din ba kinakanta mo? Kasi pag Imelda Papin, sikat na sikat yan ang mga hugot songs eh, nung 80s or kung kailan man yon. Pero ikaw ba, yun yung mga kinakanta mo ngayon, mga hugot songs? Gaya ng Bakit Ikaw Pa, gano'n. Nagsisisi siya eh, no? Bakit ikaw pa? Parang ba't hindi ko alam yun? Hindi ko rin alam, yung title lang pinagbasihan ko eh. Saan mo na, saan ka nakakuha ng gano'n? I mean, yung interest na yun, saan mo na nakuha? At your age, ha? Oo, kasi naghanap kami ng, ano ko eh, ng makakabagay sa boses ko. Talino nun. Ay, ang pero ito, tawagin na natin ang superhero sa buhay nitong si Giselle, ang kanyang daddy na si Daddy Jimmy. Hello, Daddy Hello, tatay. Jimmy! Ito ka po sa kanan ni ano. Oh, pero ayan, ito si Daddy! Naalala niyo pa po ba yung time na binuhat niyo si Giselle nung 7 years old siya? Opo. Ano pong tumakbo sa, lapit po kayo na konti tatay, ano pong tumakbo sa isip niyo that time na yun bigla niyo po siyang binuhat para dun sa contest? Kasi nahiya siya kasi siya lang pinakmaliit. Ngayon, wala pong hagdanan yung stage. Kailangan ko siyang buhatin. Hindi mo siya sinamahan sa stage. Kasama ko siya. Kasama mo talaga siya sa stage. Bakit? Ano pong nangyari dun sa first competition na yun? Yun po, naka-second place siya. Oh! Second place pa? So mamaya, magpabuhat ka rin kay tatay mo. Malay mo, pagdating sa tawag ng tangalan, meron palang dalang ano yun. Pero nandiyan naman si tatay sa harapan manonood ng live eh, di ba? Pampalakas. Pero sino po bang talagang nag-guide o nag-train dito kay Giselle ng pagkanta po niya? Kayo po mismo. Kumakanta rin po ba kayo? Opo, kasi nung bata pa siya, nakita kong mahilig sa kumanta. Yung nag-isaya ko, natuto siya. Nag-guilty ko siyang tuturuan. Oh, pero bakit kayo po hindi po kayo nag-audition dito? Nag-audition din po ba kayo? Hindi po ako napili. Abangan po try natin yan. Try and try. Madami dito, mga nakaka-anim na beses bago pa talaga makapasok. Sampu pa. Bago matawagan. Pero ano na lang po ang mensahe nyo kay Giselle dahil mamaya lalaban po siya sa tawag na nakalan. Sabi ko sa kanya, pagbutihan mo na lang kasi dito na tayo. Ayan. Ikaw naman, ano nung masasabi mo sa iyong ever-supportive daddy? Maraming salamat sa lahat ng suporta. At mahal na mahal ko po kayo. Short but sweet. Mismo. Pero ngayon ako nakita talaga stage dad. First time ko masasabi may stage dad. Yung hands on talaga. Kasi stage mom lagi, di ba? Madalas. Pero thank you so much, thank you. Daddy. And of thank course, Giselle, galingan mo sa laban mo mamaya. Ha? Okay. Ngayon kasama natin ang ating bagong defending champion na si Jana May Blanches of Mindanao. Kamusta ka naman? Okay naman po. Ayan. Blanches? Ano ba yun? Blanches pa? Blanches. Sorry. Mali ko yun. Okay lang po. Anong pakiramdam mo ngayon na ikaw ang ating bagong kampiyon? Sobrang happy po. At sa pangatlong pagkakataon po, nagawa ko pong nakuha na ang golden microphone. Pangatlong pagkakataon. Kasi rasbacker itong si ano eh. Rasbacker siya eh. Yes, finally. Pero ito, para mas makilala ka namin, umpisa na natin ang Pikwento Mo! Yes. Eto, may box sa iyong harapan, ha? Ayan, mamimili ka. Bawal dumingin, ha? Huwag ka ng item at ipapaliwanag mo sa amin ang kahalagahan yan sa iyong buhay. Uy! Ano to? Stop toy na... Scooby-Doo? Aso? Aso. Reversible na aso. Reversible. Ano meron sa dog? Mahilig ako sa dog. Actually, meron akong tatlong dog sa bahay po. Ano mga breed? Shih Tzu, Maltese, at saka Japanese Spitz. Wow. Mabubuhok lahat, ha? Mabubuhok? Lahat fluffy. So, kamusta naman mga sofa mo?
Ayun nga, maraming mga surot. Marami kang lint remover. Opo, meron naman po. Yung mga ano po. Ilang taon na sila? Yung isa po 1 at saka 8 months at saka 5 months. Thank you mga pakis pa. Paano ka nahilig sa mga dogs? Bale po, yung ex-boyfriend ko po kasi first po binigyan niya po ng Shih Tzu. Tsaka yun nga, parang nagustuhan ko na ayun bumili po ako ng iba't ibang klase. Hindi niya ano kinuha. Yung mga ex talaga eh. Isi daw bawiin. Opo, gusto niya ko rin kasi sabi ko hindi ko na ibibigay sa iyo at ako nag-alaga. Grabe naman yun. Grabe naman yung kasama na dapat ako ganun. Donna, ano masasabi mo doon, Donna? Pagbinigay na wala nang bawian. Binigay mo na yun, ikaw nga binigyan, binawi pa. Ah, sa iba yun, sa iba. Pero ano mga names ng mga dogs mo? Si Cody, si Thea, at saka si Toby. Wow. Sino naman yung pinaka-favorite mo? Meron ba? Di ba may ganun? Yung bigay yan. Si Cody. Siya ba yung galing kayo? Yung bigay. Sabi ko na eh! Grabe ah! Talaga naman! Sobrang bait. Pag ganun ba, favorite ex mo din siya? Hindi. Hindi na. Meron ba yung ngayon ko na narinig na may favorite ex? May ganun ba? Favorite ex? May ganun na. Favorite ex ka? Meron ka ba? May pinaka-mabait siguro. So out of 3, bakit siya? Anong meron yung aso na yun? Ba't siya yung gusto? Ano kasi, hindi siya masyadong makulit, tsaka sobrang bait po. Malambing. Saka kasi, mahalaga yung nagbigay. Ibig sabihin ba nun? Ibig sabihin ba nun, hindi siya katulad nung nagbigay sa kanya? Hindi, malayo sila. Grabe yun. Kung makikinig ka man, ikaw yun. Oo, ikaw. Next item tayo. Next item tayo. Ayan. Anong next? Wait lang, kulang. Kulang. May kasama yan. Kulang ba yan? Handa. Op. Ayun tayo. Shumay. Wag mo na takpan, please. Wag mo na takpan. Ang bango. Okay, dahil dyan. Anong meron sa shumay? Paborito ko to. Guys, tingnan nyo nga kung shumay talaga. Hindi, kusan muna patikimin natin. Siyempre, yung favorite niya. May sausawal. Abawal. Walang chili oil at saka toyo. Mas bagay kasi na meron. Sammy, alam ko gusto mong tikman. Sammy, gusto mo. Natatakam na si Sedi. Parang si Sammy talaga, para sa lipstick niya baga. Mainit po. Malita ko si Krisha gusto din. Luto na ba yan? Oo naman. Pork ba yan? Shrimp? Beef? Syrup? Best syrup? Ano meron? Mukbang na pala itong shrimp. Hindi mo ba alam gawa sa tissue to? Parang pork. Pork? Ano bang meron sa shumay na gustong-gusto mo? Ito na naman. Ayaw ko siyang pag-usapan, pero parating siya ngayon. Kasi yung ex ko, ito din parating namin. Ay! Ano ba yan? Teka lang. Bakit lahat ng item na nilagay dyan may kinalaman sa ex mo? Andito ba yung ex mo? Parang dito ex mo. Bakit? Mahal mo pa ba yung ex mo? Ay, hindi na po. At dahil dyan, tawagin natin si... Oh my goodness! Alam mo, makaka-relate ka talaga sa shumay kasi siya, yung ex mo, shumay yan na sa iba. Oh! Ang bilis talaga ng utak nito ni Don. Shumay yan na sa iba. Pero meron na, pag siya sumaya na, ikaw, masaya ka na ba ngayon? Masaya na rin po. May bago ba? Meron po. May bago pala eh. Bagong siya. Ano naman kinakain nyo ng bago mo? Siopaw naman. Siopaw. Puro Chinese, galing sa Chinese restaurant. Para may bahakaw naman daw. Siya naman is mahilig siya sa mga chicken. Ayun. Chicken. Bakit hindi chicken yung favorite? Ang mga alibis kanya. Bakit hindi chicken yung favorite mong food? Ewan ko po. Mas favorite ko kasi yung tilapia na isda. Sarap yun. Hindi niya favorite kayo. Sarap yun. At dahil dyan. Ito yung tilapia. Bubunot ka na. Baka may inihaw na tilapia dyan. Dali, bunot ka. Isa pa. Bakit para nakakagutom to? Yan. Mukbang na pala itong ating ano, so. Sabitin nga. Kaninong ex naman yan? Ha? Sinong ex yan? Oh my God, favorite fruit ko to. Ayan, ikaw naman. Wala lang involved ex. Tanungin natin bakit. Anong meron sa pakwan? Ba't mo siya favorite? Gusto ko yung... Ewan ko, gusto ko yung matubig kasi, yung mga matubig. Orange. Watery. Watery fruit po. Tingnan niya natin kung ano siya. Simula bata ka pa ba? Favorite mo na yung pakwan? Parang natatakaw ka dyan. 19 pesos. Simula bata ka ba talaga favorite mo na yung pakwan? Opo.
Favorite ko rin kasi ito. Daming may favorite sa Pakuwan. Oh, oh. Yung mami ko pinaglihirin ako sa Pakuwan. May time nga po na ano, na parang sobrang galit yung mama ko kasi the whole day kasi ayaw kong kumain ng ano, kanin. Yan lang talaga gusto kong kainin. Kasi nakabusog siya. Opo. Healthy to. Healthy pag empty stomach kayo, ito masarap kainin. Watermelon. What's up? Empty stomach. Kaya siya sabay sa mga kanin-kanin. Kasi nakaka... May meron pa bang item? Meron pa? Meron pa isa. Wag tayo... Chicken yan, chicken. Wag tayo mag-focus sa Pakuan. Dito muna. Meron pa yan. Meron pa yan. Ayan! Chicken. Shuttlecock. Shuttlecock. Huwag siya sabihin kinakain mo rin ng shuttlecock, ha? Shuttlecock. Lalaro ko po to, opo. Favorite sport ko po yung badminton. Ano gusto mo? Singles, doubles, ganyan? Singles na. Singles daw. Sino madalas mong kalaro? Yung kapitbahay ko. Ah, kapitbahay mo. Yung dalawang ex. Ito naman eh. Ex niya pa din. Yung mga ex. Ilang taon ka ba nagsimula maglaro ng badminton? Mga 10 years old po. Mga 10. Siyempre, yung pinakaunang sport na matutunan mo, di ba, badminton talaga. Kasi sa kalye, mga badminton. So, parang yung ping-pong, ano yan, tumama sa mga sangasanga. Sino pinutusan mong kumuha? Oo, minsan, umaan talaga sa bubong. Bumibili na lang ng bago. Pero naging varsity ka ba sa school? Ay, hindi po. Hindi ka nag-try mag-try out for varsity? Hobby lang. Hobby lang. Hobby lang. Pero nakalaro mo na yung ex mo sa badminton? Dati. Hindi rin. Bakit? Gusto ko kanya, ano, ML. ML. Alam mo bakit di niya nakalaro sa badminton? Siya kasi yung pinaglaruan. Oh! Grabe ka naman. Ay, tama daw, sabi niya. Tama ba? Oh my God! Tama talaga. Dahil dyan? Dahil dyan? Oo, pero maraming salamat sa iyo sa pag-share mo ng mga thank scores. Thank you so much at sa pag-share mo ng pagkain. Pinuto mo kami. Yes, thank you so much. Mukha sulit ha. Thank sa paglaban so mo mamaya sa pagdepensa thank mo. Thank you po. Hi, kapamilya. Thanks for watching for It's Showtime Online Universe videos. Just click the I button and don't forget to subscribe. Here we go!